Kayo po ay nakikinig pa rin ng PIO Hour Oras ng Mamamayan sa Radyo Natin 103.3 FM. At syempre pa mga kalungsod, dumako na po tayo sa ating pakikipagpanayam. Kagaya nga po ng aking nabanggit kanina mga kalungsod, ngayong buwan po ng Agosto ay ipinagdiriwang po natin ang National Census Month. Ayan, at ipinagdiwang din po natin ang Second World Statistics Day noong August 10 at kaugnay po niyan mga kalungsod. Humingi po tayo ng update sa isinasagawang pagsisensus ng PSA dito sa ating lungsod. Kaugnay po niyan na makakapanayam po natin. Makakasama natin live na live dito sa ating radio booth si Sir Priscilliano Jove Jr., ang Statistician na 1 ng Nueva Ecija, PSA Nueva Ecija. Ayan. Good morning po, sir. At welcome po sa PIO Hour Oras ng Mamamayan. Maaari po kayong bumati sa ating mga taga-kalungsod. Magandang umaga sa ating lahat. Maraming salamat sa bigay na pagkakataon sa amin para makapagbigay ng mga iba pang mga detalye tungkol sa isinasagawa nating census. Actually, hindi lang po ito dito sa lungsod ng San Jose, kundi sa buong bansa po ito ginagawa. Apo, ayan. So sir, bago po tayo magpatuloy, ababatiin po muna natin ang mga kasama ninyo sa PSA, sina Sir Isagani Rebanal, sila Ma'am Marifer Rose Vicente, si Gisela Ruz Wilson de la Pasion, Jose Arcega, ayan, at si Sir Marlon Jose, ayan. Kasama niyo po sila, sir? Oo, sila mga hired guest natin dito sa San Jose. Ayan. So, sir, diretso na po tayo sa ating topic this morning. Sir, gaano po ba kahalaga itong ginagawa po nating pagsisensus? Alam po ninyo, ito po ay mahalaga dahil ito kasi yung ginagamit na basehan sa mga paggawa ng mga national policies, o mga polisiya pang national para sa programa ng ating pamahalaan. Hindi lamang sa lokal, kundi sa ating national na government. Opo. So, sir, tanong ko nga lang po kung sa tuwing kailan po ba ito isinasagawa? Ang census nagsimula yan noon pang 1903. Opo. Nagsimulan yan. And then, ginagawa ito tuwing 10 taon, yung tuwing saradong taon, halimbawa 1960, 1970, 1980s, 90s. Pero nung naging pangulo ang ating dating pangulong Fidel V. Ramos, ay nagkaroon ng tinatawag na mid-decade na census. So, eto ngayon 2015, bali eto ngayon yung pangatlo na mid-decade na census. Apo. So, sir, nagsimula na po itong pag-iikot ng mga census enumerator sa lugar na mga na-assign po sa kanila. Ano po? So, sir, kamusta naman po yung assessment ninyo? So far, okay naman. Nagsimula na ito. Nationwide po ito, ha? Apo. So, nagsimula siya officially noong August 10. Apo. Sakto naman po palang dito sa lungsod ng San Jose ay celebration ng parang city day yata. Apo, ayan. So, ito pong isinasagawang pagsisensus po mga kalungsod ay national po ito. Hindi lamang po dito sa ating lungsod, kundi sa buong bansa po yan. So, sir, hanggang kailan naman po ang target date po na matapos ito? Hopefully, matatapos ito ng September 6. No? So, ang period ng pagsisensus ay magmula August 10 hanggang September 6. Mm-hmm. So sir, sa ngayon po, ilang enumerators po o mga team supervisors po ang nagtutulungan upang makakuha po ng tamang datos sa buong lungsod? Dito sa lungsod ng San Jose, meron tayong 6 na hired census area supervisors. Sila yung 6 na nabanggit mo kanina na kasama ko ngayon. Tapos meron tayong 26 na team supervisors at 116 na enumerators dito sa buong lungsod ng San Jose. Mm-hmm. So marami-rami rin po pala sila, sir, ano po, na magtutulungan para makuha po yung
data. So, sir, paano naman po natin makikilalang certified census enumerator po itong mga nagsisensus po sa mga bahay-bahay? Kasi po, mahirap na po sa panahon ngayon. Oo nga eh. Apo. Anyway, maputol kita. Apo. Meron silang mga ID, no? Malalaking ID. So, makikita naman po ninyo, makikita nila, yung ID na suot-suot nila, yung bag nila ng census, at saka yung mga parapernalias na binigay namin sa kanila, may tatak ng PSA. Mm-hmm. So, yun po, sir, yung mga pagkakakilanlan sa kanila. Oo. So, ano-ano naman po, sir, yung laman ng survey kapag po sila ay pupunta sa mga bahay-bahay? Actually, ang tinatanong natin pag sinabi natin kasi itong census, so pinag-uusapan natin dito yung populasyon. Ano? So, ang itatanong lang naman ay yung mga miyembro ng household o nung bahayan. Apo. Not necessarily na magkakamag-anak lamang, kundi lahat ng miyembro dun sa sambahayan na yun. Mm-hmm. Tinatanong din dito kung ilang taon sila, ang kanilang edad, ang kasarian, ang relihiyon, yung kanilang educational background o kaya yung natapos nila, o kaya yung mga trabaho ng bawat isa doon sa pamamahay na kanilang pupuntahan. Mm-hmm. So, dapat po pala, sir, ang mga sasagot po dito ay talagang nakatira po doon sa bahay. Hindi po yung kasambahay yung nadatnan nila, hindi po siya pwedeng sumagot para sa mga kasama niya sa bahay. Actually, nag-undergo yung mga yan, ang ating mga kasamahang enumerators, okay, team supervisors, at saka itong mga headcast natin ng 6 na araw na training, you know, sa census na ginanap. At dito nakapaloob kung ano at sino-sino yung mga dapat lang nakausapin para makapagbigay ng tamang impormasyon dun sa sambahayan. Mm-hmm. So sir, makakasiguro rin po ba itong mga respondents na magiging confidential po yung mga isasagot po nila sa survey? Actually, dun sa Republic Act 10625 na nagbumuo na balangkas para sa Philippine Statistics Authority, may section dun eh, yung section 26 ng Republic Act 10625 na nagsasaad ng confidentiality nung mga impormasyon na kukuhanin at hindi maaaring ibigay basta-basta sa sino man from the barangay level to the municipal level hanggang sa probinsya. Mm-hmm. Hindi po pwedeng ibigay yan. Ayan. So, confidential po pala talaga ito, sir. Kaya naman sa mga kalungsod natin na kapag ka may magsisensus dyan sa inyong bahay-bahay, wag po kayong mag-adinlangan. Basta tingnan nyo po yung ID nila, mga kalungsod. Ha? Ayan. So, sir, kailan po i-release ulit yung sa publiko yung pinal na datos po ng statistics na nakalap? Ganito kasi yan. Ano? So, data gathering ito. Ang target namin ay maibigay yung projected na population by the year end. Isasubmit po ito sa ating mahal na Pangulo, Presidente Benigno Aquino, sa katapusan yung datos yun sa populasyon at yung iba pang datos kasi magkakaroon pa siya ng processing, ano, yung computer processing ng early part ng next year. So yung sa population ay sa year end namin isasubmit ng PSA sa ating mahal na Pangulo at sila po ang bahala kung kailan nila ito i-announce. Okay po. So, basta year-end po ang target po na. Opo. So, sir, mensahe nyo na lamang po sa bawat bahay po dito sa ating lungsod na o kaugnay po dito sa pagsisensus. Sa lahat po ng ating mga kalungsod dito sa lungsod ng San Jose, opo, sana po ay makiisa tayo at tayo yung magpabilang bilang bahagi ng kasaysayan na mabilang tayo bilang mamamayan dito at nakatira dito sa lungsod ng San Jose. Sana po ay patuloyin natin ang ating mga enumerators at makiibigay natin kung ano man po yung ating tamang impormasyon na maibibigay para po sa atin. Yeah, thank you po, sir. Pero mensahe nyo naman po sa ating mga census enumerator. Alam nyo, yung sa area ko pa nga sa Monyos, may na-aksidente na nung isang araw. Merong nakagat ng aso, hinabol ng aso. So, napakahirap din ng trabaho ng ating mga enumerators, ng ating mga team supervisors, at saka mga hired census area supervisors.
At kayo, ako ay natutuwa dahil kayo ay bahagi ng ating pamahalaan sa paggawa nitong proyekto na ito. Sana magpatuloy kayo sa inyong gawain at sa inyong sinumpaang tungkulin na makakuha ng tamang datos para lamang sa ating pamahalaan, hindi lamang para sa ating sarili, kundi para sa mga susunod pang henerasyon. Ayan, so, sir, nabanggit niyo po kanina may mga nakagat na po ng aso. Ano po? Oo. Sir, kamusta naman po, may mga ibinigay po ba ang PSA na pro-protecta sa mga, yun nga, kagaya ng kagat ng aso? Kasi sa mga bahay-bahay ngayon, talagang marami pong aso. Kamusta po yung mga pang-protect nila? Meron silang payong, marami silang gamit. Pero technical, ang pag-usapan natin, yung pagka, halimbawa, nakagat na sila ng aso, ang lahat po ng gastusin at bayarin ay sinasagot po ng PSA. Dito sa San Jose, na maswerte kami kasi dito po pala sa City Health Center ay libre. Sana nga ako ganun din sa mga ibang munisipyo o lungsod. Kaya wala yata ang masyadong problema dito sa San Jose. So, sir, tanungin ko na lang din po, itong mga census enumerator po ba natin, na friendly po ba itong mga na-hired natin? Sila po ay, actually po, na-screen po natin sila. At dun sa training ay binigay po namin sa kanila yung mga paalala na sila po sana ay magpakilala ng maayos. Okay. At para magkaroon po ng magandang ugnayan ang ating mga enumerators at ang kanilang mga isesensus na tao. Mm-hmm. So napakahalaga po na sila po ay friendly, ano po, sir? Opo, siyempre kailangan po laging nakangiti kahit na po minsan medyo, alam naman po natin minsan mainit ang panahon tapos biglang lalamig, hindi natin maiiwasan na may mga respondent tayo na o kaya nagmamadali, may mga lakad. So kailangan maging pasensyoso o pasensyosa ang ating mga enumerators. Thank you so much po, sir. Baka may mga paalala po kayo o may nais po kayong pasalamatan, nasa inyo na po yung pagkakataon. O nga po pala, sa ngalan po ng aming Provincial Statistical Officer, si Engineer Elizabeth M. Rayo, na naandun po kasi sa Pampanga, kaya po hindi siya nakadalo ngayon dahil nasa isa sa yung mahalagang seminar noon pa pong Martes. Nais ko pong pasalamatan ang ating lokal na pamahalaan sa pamumuno po ni Mayor Marivic Violago Belena, dahil nakita po namin kung paano sila umasiste, kung paano po sila tumulong. Kay ang city administrator po ng lungsod ng San Jose, kay Sir Bing Lorca, at saka sa tatlong tao po na talagang laging nakatutok sa amin, si Sir Nat Vergara ng City Population Commission, si Ma'am Virgie Veneracion ng Local Civil Registrar, at saka si Ma'am Alejandra Martin ng City Human Resources Management Office. Sila po yung laging nakaantabay sa amin, na isang tawag ko lang ay napagbibigyan, binibigay po nila yung kanilang assistance. At natutuwa po ang Philippine Statistics Authority dito sa Nueva Ecija dahil sa magandang feedback na ibinibigay namin sa kanila, na ang lungsod ng San Jose ay isa sa may mga pinakamagandang relasyon sa pakikipagtulungan pagdating sa pagsisensus ngayong 2015 at nung pang mga nakakaraang panahon. Mm-hmm. Ayan, sir, baka may nais po kayong batiin. Ayan, bumati po muna kayo bago tayo magpaalam. Babatiin ko rin pala yung lahat ng ating enumerators, lahat po ng ating mga barangay captains, lahat po ng barangay officials na patuloy po na tumutulong at umaantabay sa ating mga enumerators. Mga enumerators, lagi lang kayong naangiti, kahit mainit, kahit inuulan, kahit anong sama ng panahon, kahit na anong nangyayari ay nandyan pa rin kayo na patuloy na sinasagawa itong ating census na to. At saka siyempre dito po sa radio natin, maraming salamat sa binigay niyong panahon para maibigay pa namin yung aming serbisyo dito sa lungsod ng San Jose. Maraming pong salamat. Thank you so much po, Sir Jove. June. Ayan. Pero bago po yan, sir, meron pong nag-text.
kahit daw po ba Sabado at Linggo ay meron daw po bang nagsisensus? Or weekdays lang daw po ba? Hindi. Itong kinakailangan, kasi may mga sambahayan na halimbawa yung mga nag-opisina, hindi mo matatagpuan yan ng Lunes hanggang Biyernes. O kaya yung mga negosyante, wala pong pinipiling araw. Hanggang Sabado po, officially talaga sila lumalakad. Pero kung kinakailangan at matatagpuan lang nila ang yung maaaring makausap sa isang sambahayan ng Linggo, ay pupunta po ng Linggo ang ating mga enumerators. So anytime po pala, kawawa naman itong mga enumerator natin. Kaya naman mga kalungsod, kailangan po natin ng inyong kooperasyon. Ayan, mga kalungsod, ang atin pong nakapanayamang Statistician 1 ng PSA Nueva Ecija, si Sir June Jove Jr. Okay, okay. Ayan, thank you so much po sir. Magbabalik pa po ang PIO Hour makalipas lamang ang ilang paalala.